Napakabuti ng Panginoon. Kanina ko pa narinig yung strong, pero hindi po talaga. Nangangatog po ako ngayon. Ayan. I praise the Lord. Dahil po, anong date po ngayon? October 16. Bukas po ay birthday ko. At ako po ay 45 years old na. Ayan. Ang bilis ng panahon. Ayan. So, ang preaching series po natin ngayon ay WFH. Nakakabulol nga. Working for Him. Ito po ay base sa book na Working for God by Andrew Murray. Yan. So, nung balikan po natin, yung first week natin, work from God's perspective. Na-remind po tayo na hiwalay ang work, ay na hindi hiwalay. Na hindi hiwalay ang work life, church life, or sabihin natin personal life. Ulitin ko po, hindi po ito hiwalay. Wala pong hati yan. Tayong lahat ay Kristiyano, tumanggap kay Kristo, naranasan ang pagmamahal, kahabagan, at kaligtasang mula kay Jesus. Natutunan din po natin na part ng ating work ang paggawa ng mabuti. Yan. Hindi lang sa bahay, sa church, o sa trabaho, sa school. Kahit saan man tayo, ay kailangan tayong maging gumawa ng mabuti. Also, wait, let us be reminded na ang good works ay bunga ng ating kaligtasan, pero never ang good works ang makapagliligtas sa atin. God works must be done in God's way and in God's power. The second week naman po, is work our life. So, ang mga GTAs ko dito is doing is the best teacher. Hindi tayong gumagawa, kundi ang Diyos. Just be filled with the Holy Spirit. Yung total dependency natin sa Father at dahil kasama natin ang banal na Espiritu. Ang title po natin today ay God's Power for His Work. Sabi sa Colossians 1:29, that's why I work and struggle so hard, depending on God and on Christ's mighty power that works within me. It's about Paul's work as minister. He works and struggles so hard, yet Paul depends on Christ's mighty power that works within him. Alam na alam po ni Paul na ang kanyang kasalukuyang paghihirap ay isang paglilingkod alang-alang kay Kristo and on behalf of our believers. Hindi po part-time effort ang ginawa niya. Nangangailangan to ng all his energy, lahat ng kanyang lakas. For that to happen, he did not serve in his own strength, but in God who provided the power. Sabihin niyo nga po sa inyo mga katabi, hindi ako part-time Christian. Sige nga. Unless na part-time kayo. Sinong part-time dyan? Sabihin natin sa ating, i-declare natin, I am a full-time Christian. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, kami po ay lumalapit ngayon at nagpapakumbaba, O Diyos. Inaamin po namin ang aming mga kahinaan. Kaya hinihiling namin ang tulong at gabay ng Banal na Espiritu sa mensahe po ngayon. Kayo po ang makita. Maitaas sa oras na ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan po. Share ko po ang aking testimony, ang aking buhay. Yan. Dahil 45 years na po ako dito. Okay. Ako nga po si Esther Guevara Reside. Yan. Ako po yung bunso dyan. So, pito pa lang kami. That is 1978. At yung likod, yan yung church, yung harap ng church. So, ibig sabihin, dito na po ako pinanganak. Yan, so, dahil dyan, pito pa lang kami dyan. Pito pa lang kami magkakapatid. At dahil napagkatuwaan, ni-remake po namin, paki-share po yung susunod na slide. Ayan,
Ayan kami. So hindi na po ako nabuhat ng nanay ko kasi malaki na ako. Then next page. Yan. Ito naman po yung kasama na namin yung bunso. So walo na kami magkakapatid. Yan, si Lovely po yung bunso po namin. Yan. Next, ito naman yung huling picture namin na kasama namin ang aming magulang. Ayan po si Segundo at Florentina Guevara. Ayan, kasama po namin. At iba pa mga kapatid. At ito naman po ang aking pamilya. Balik. Ayan po ang asawa ko at aking nag-iisang anak. Ayan. Purihin po ang Panginoon. So, pinanganak nga po ako at lumaki dito sa church. Ang una ko pong ministry, paki-flash na po, yung mga ministry na sinalihan ko simula nung bata. Nung maliit pa po, Angelic Choir, choir po, tapos nung medyo teens, naging Creation Colors. Tapos, nung medyo ayaw kong lumipat ng juniors or maging mag-attend na sa church, sabi, mag-Sunday school teacher ka ng mga beginners. So, nag-Sunday school teacher. Pero short period lang yan kasi hindi talaga ako magaling magturo. Pasensya na po. Then, dumating po yung time na youth. Naging officer po ako ng youth. Tapos hanggang sa naging youth president ako ng year 2000. Then, nakapasok po ako sa music ministry as singer. Tapos, in-appoint to na magkaroon ng dance ministry. So ako po yung pinag-head ng dance ministry. At doon po nabuo ang dancer's creed. May picture po tayo. Yan. So mga unang batch at ito yung mga sumunod na batch. So tatlo na ba yung batch natin? Kasi may original pa dyan eh, bago dumami. So purihin po Panginoon sa buhay ng mga kabataang ito na naglingkod sila sa Panginoon sa kanilang kabataan. Yan. Then, mga ilang years later, ako naman po ay naging music director. Inappoint po ako as music director. At ang hanahawakan po ang praise team. So yan po ang praise team. Ay, marami pang kulang dyan, pero yan po yung huling magandang picture. Yan. Purihin po ang Panginoon. So, sorry po, hindi ko po masyadong na-update lahat ng pictures. Pero po, hindi porket parang akala mo, wow, Eddie, wow. hindi ko pinangalandakan po, ha. Ano lang talaga. Sa bawat bahagi ng buhay ko, katakot-takot na iyak at panalangin. Ang dinanas ko. Masunuring lang po talaga ako. I praise the Lord kasi natuto nung simula nung bata, natutunan kong sumunod. Sino man ang lingkod ang magutos, sino man ang pastor na nilagay ni Lord, or sino man leader ang nilagay ni Lord, natuto ko talagang sumunod. Kasi alam ko, hindi ako mapapahamak at lalo ko mapapabuti. Yan. Pero dahil nga, marami akong fears, mababa ang tingin ko sa sarili, insecure ako, meron ako insecurity, lalo na noon, kasi mga kasabay, mga kabatch ko noon, lalo na sa nung kabataan ko ay, mas magagaling talaga sila sa akin, kasi tahimik lang ako. Kumbaga, mas nag-excel sila sa lahat kaysa sa akin. Pero, salamat sa Panginoon sa kanyang grace sa akin. Alam niyo bang tamburin lang ang alam kong instrument? Pero music director ako. I praise the Lord kasi ang daming magagaling talaga. So hindi dapat ikaw lang ang gumagawa, hindi lang ikaw. Dapat tulong-tulong tayo. Buti na lang inalaw ni Lord na magkaroon tayo ng mga musician na magagaling, mga singers na magagaling. Kailangan lang ni Lord nang mag-lead. So, I praise the Lord sa opportunity na pinagkakaloob ng Panginoon. Yan. Dati sinasabi ko, ano lang ako, susunod lang ako, follower lang ako, huwag niyo lang ako pagliliin sa unahan. Huwag lang ako maging leader. Kasi kayang-kaya ko yun, babackupan kita.
Sabi ko ganun, back upan kita, pero hindi ako yung magiging leader. Pero doon ako nilalagay ni Lord. Kasi alam ko ang nais ng Panginoon na lumago tayo doon sa ano natin, comfort zone. Yan. Lumago tayo doon. Lumagpas na tayo doon. Lumagpas na tayo sa pagiging assistant member. Yan. Galang ba? Yan. Kaya salamat sa biyaya ng Diyos. Hindi ko po talaga inaangkin ang anumang papuri. Dahil ang Diyos na aking pinaglilingkuran, ang Diyos na tapat, at siya ang dapat bigyan ng kapurihan. Purihin natin ang Panginoon! Amen. From a simple kid, ordinary kid, sumali sa iba't ibang gawain ng para sa Diyos, nag-say yes kahit sa tingin ko di ko kaya, unqualified, unworthy. Alam kong kulang pa ang kakayanan ko. Isipin nyo na lahat ng negative na pwede nyo maging alibay. Pero tulad ng isang anak na ang daming alibay, pero sumunod. Until ang Diyos ang nagbibigay ng opportunities for us to grow. Salamat talaga sa biyaya ng Panginoon at sa tulong ng Banal na Espiritu. Pero alalahanin natin, hindi lang sa church ang ating work. Kagaya nga sabi, wala tayong switch. Pag sa ating trabaho, sa labas, ay di na tayo Kristiyano. 13 years din po akong nag-work sa companies. At conscious po ako sa standing ko as a Christian. Alam din nila na Christian ako. Kaya may instance din na pag may green jokes, sila pa yung umiiwas. I mean, humihinto talaga sila. Parang sila pa yung nagsasaway sa sarili nila pag nandoon ako. Tapos, kagaya ng ibang mga testimony na pag may nagpipray, ay pag alam nilang Christian ka, i-assign ka talaga nila magpray. At, di ba nga, mahihiyain ako, mga ganyan. Pero pagdating din doon, hindi ko rin pwedeng hindian. Kasi alam ko, matutuwa si Lord at maririnig nila yung pagiging Kristiyano mo sa pamagitan ng pananalangin. Yan. Kaya huwag po kayong tatanggi ulit. God expects us to work hard, but not in our strength. That's why He provided us His strength through the Holy Spirit. Ephesians 3:7, by God's grace and mighty power, I had been given the privilege of serving Him by spreading His good news. Biyaya po talaga ng Panginoon na tayo'y nagpapagamit sa iba't ibang gawain, iba't ibang paraan. God give us the courage and strength. Just say yes, and you will realize that na talagang privilege ang mag-serve sa King of Kings and Lord of Lords. Ang title ng preaching natin is yung God's Power in His Work. Tayo rin ay kaninyang partner. And we need God's grace and power. We are in partnership with God. Basahin natin ang 2 Corinthians 12:9. But He said to me, "My grace is sufficient for you, for My power is made perfect in weakness. Therefore, I boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me." At sino pong nakakatanda or pwedeng mag-recite ng Philippians 4:13? Anyone? Totoo po, nagtatanong po talaga ako. Sige po, Ate Manay Sincha. Paki-shout po. Amen! Amen! Salamat po sa nag-recite! Yan. Pwede po bang basahin natin? Philippians 4:13. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. For I can do everything through Christ who gives me strength. Amen! Amen! So sa ibang translation, sabi niya, who gives me power. Pero minsan, kahit alam natin ng verse na to, parang di mo nakikita sa buhay mo. We still live in failure, defeat,
Hindi tayo makalagpas sa sitwasyon natin, like mga problema, mga weaknesses, struggles. Again, we must ask the Lord na tulungan tayo. Na maging buhay yung salita niya sa atin at manampalataya tayo na gagawin niya ang sinabi niya. Ang pangako ng Diyos sa salita niya ay makikita sa 2 Corinthians 5:17. Huwag tayong magstay sa past natin at mga pangit na sitwasyon sa buhay. Sabi dito, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Naalala niyo po yung preaching ni Brother Cesar na ang pagbabago sa atin, hindi lang tayo, hindi lang nilabhan yung damit, kundi pinalitan talaga. As in, totally new. Let's forgive ourselves and move on. God always give us another chance. Salamat sa Panginoon. Ano nga po ba ulit ang work natin? Our work is to bring back to God, or bring men back to God. Our work is to do good to everyone. Galatians 5:6, for in Christ Jesus, neither circumcision or non-circumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love. Sabi ni Sir Andrew Murray, all work is to be love. That faith cannot do its work but through love. That no works can have any worth but as they come of love. And that love alone is the sufficient strength for all the work we have to do. Ibig sabihin talaga na pinagdidiinan na lahat ng ating gagawin ay ilagyan natin ng may pag-ibig. Hindi ibig sabihin na dapat love. Hindi siya ine-express lang ng sinasabi or talagang naka-sink in na everything we do dapat may pag-ibig. The power of work is love. Let us love as Christ loved us. Love bears all things, therefore love can do all things. The power of love is faith. Faith roots its life in the life of Christ Jesus, which is all love. And the power to exercise and show love is work. Doing good, do it intentionally, practice, exercise, just do it. So ito yung mga things na dapat natin gawin. Faith working by love. Yan. Gawin natin ang lahat ng bagay na may pag-ibig. Dahil kung hindi, mapapagod po talaga tayo. Di natin, kahit yung kaliit-liitang negative o reklamo talagang sasambitin mo talaga, wala ka nang makikitang maganda or something to appreciate. Love is the nature of God. Kapag pinadalo ng Holy Spirit ang love sa ating puso, ito'y nagiging bagong nature natin. Dahil love ang bagong nature natin, ito ang kusang lalabas sa atin. Love is God's power to do His work. To work for God, ipag-pray talaga natin na mapuno tayo ng pag-ibig para sa lahat. Naalala ko po noon, kasi ilang personality test na po ang na-exam natin, pero yung mga una po, ito ay ginagawa para daw mas lalo makilala ang sarili at makilala rin natin ang iba. Naka-mindset na po ako that time na kung sino ako, negatively. Kasi feeling ko that time, masungit ako, hindi ako friendly, hindi rin ako generous, at pinanindigan ko yon. Kaya yung lumabas, no mercy. It means wala akong pakialam sa ibang tao. Pero na-realize ko na hindi ito ang gusto ng Lord sa akin. Paano natin makikilala, mapapakilala si Jesus na loving siya, na He cares for us at merciful ang God natin, kung tayo ay hindi naniniwalang kaya tayong baguhin ng Diyos? Kaya dahil nga
ang nature ng God natin ay loving. So, dahil tayo ay kanya, dapat ang nature, bagong nature na rin natin ay love. Minsan nakikita niyo yung mga sino mahilig sa Korean ano dito, mga parang kakornihan daw sabi. Ay, daddy joke ba yun? Corny. So can you pwede po ba kayong mag heart sign ng heart sa inyong mga katabi? Kahit anong klaseng heart. Sige po. Iharap nyo like that or ganyan. Sige po, sa inyong katabi. Hindi po pwedeng walang kausap or walang kaharap. Sige lang po. Yan. Ang bagong nature natin ay love, kaya dapat talagang mas makita yun sa ating buhay. Bearing fruit in every good work. Colossians 1:10. So that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way. Bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Meron pong difference ang fruit at ang work. Fruit, it comes spontaneously without thought or will. Yung hindi pinag-iisipan, ganyan. Ito yung natural and necessary outcome of a healthy life. So work naman, it's a product of effort. Guided by intelligent thought and will. So sa atin po mga Christians, kailangan po natin itong dalawa. Combination itong dalawa. Question. Sa morning, sa umaga, ano po ang una niyong ginagawa? Anyone? Cellphone. Wow! Cellphone agad. Sige, yung kunwaring sagot. Joke lang. Mga pilosopo, ganito. Didilat ang mata, babangon, maghihilamos, and so on. So mga Christian, anong unang ginagawa? Oh, nagpipray. Yan. Nagde-devotion, may personal worship, may Bible reading at prayer. Matik yan, di ba? Matik. Hindi kailangan i-memorize. Hindi nga ba? Sa iba, matik yan. Sa iba, need more effort. About need more effort, hindi natin talaga kayang gawin agad ang mga bagay-bagay. Minsan, inaaral natin. Tapos saka natin susubukan, tatry natin. At pag lagi na natin ginagawa, masasanay na yung katawan natin at isip. Darating yung time na madali na sa atin ang mga bagay-bagay. May papagawa po ulit ako sa inyo. Tingin po kayo sa inyong katabi. Sige, hanap muna kayo ng partner. At yung katabi nyo na ha. Yan. Then, smile. Smile lang, walang maingay. Yung walang magsasalita, walang ngingiti. Kulit ko, no? Ulit. Rewind. Titingnan lang pala kayo sa inyong katabi. Huwag kayo magsasalita at hindi ngingiti. O, ano pong nakita nyo? Minsan po, pag ganyan ang ginagawa, pag yung normal lang na face natin, sasabihin, ang sungit naman ito. Okay, galit ka be? Ngayon po, lalagyan po natin ng effort. Yan, smile ka nga ulit. Smile, come on. Nakikita niya ba yung smile nila? Yan. Uy, marunong na kayo. Kasi dati, pag smile, yung bibig lang ang nag-smile. Pero ang tinuturo ko nga po sa mga dancers, pag nag-smile kayo, isabay niyo yung mata. Alam niyo yung pa-cute? Ganon talaga, kailangan niyo lagyan ng effort kung hindi kayo mahilig ngumiti. So yung mata, kailangan ngumiti din.
Lalo na pag naka-mask tayo, hindi obvious na gumiti ka ng hindi nagre-react ang mata. So, pag nag-smile po tayo, lagyan natin ng smile din pati ang ating mga mata. Yan. Yan. Pag naging, ayun nga, pag nasanay po kayo, is natural na yan. Alam niyo po bang may maraming nabibless sa ngiti pa lang? Kaya talagang i-exercise po natin, lalo na sa church, kahit outside sa ating mga kapitbahay, i-practice natin ngumiti sa kanila. Because God works by His life in us, sa tulong ng banal na Espiritu, the work we do is fruit. It has been said of the Christian life that the natural man must first become spiritual, then again, the spiritual man must become natural. Sabi sa Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Ito yung mga qualities and character traits within us that the Holy Spirit wants us to develop. If it grows, it surely good works will come naturally. So talagang kailangan po nating ma-develop itong mga character na to sa atin at talagang pagpapalain ni Lord at magiging natural na sa atin, walang kahirap-hirap. Always abound in the work of the Lord. 1 Corinthians 15:58. Wherefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Kinikilala natin siya bilang Panginoon sa buo nating pagkatao, and we live in the joy of His service. Makita natin na ang gawain ng Panginoon na isa lang. Iyon ay is to winning men to bow and to know and bow to Him. San man tayo po nilagay ni Lord, magpakasipag tayo. It's not an easy task. Marami tayong napagdadaan ng hardship. Ang aim pa rin na po natin is to make Him Lord of all. Ang power ng sin, ang mundo, ang mga nasa paligid natin ay malakas. So, hindi tayo pagtsatsagaan ng kaaway kung madali tayong mabiktima. Kaya kailangan natin ng pusong malapit kay Jesus, Jesus na muling nabuhay, truly living sa resurrection life, upang maging matatag, hindi natitinag, always abounding in the work of the Lord. Ayun ang buhay na nais ng Lord na ipamuhay natin because Jesus lives. Sabihin nyo nga po, your labor is not in vain. Sa kabila pa, sa iba pang mga iba pang kasama natin, sabihin po natin, your labor is not in vain. Amen. Ang paglilingkod sa Diyos ay sure na may reward. Kaya magpatuloy lang po tayo. Walang susuko. Abounding grace for abounding work. Sabi sa 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace abound unto you, that ye may abound unto every good work. Sa iba pong translation, and God is able to bless you abundantly, so that in all things, all times, having all that you need, you will abound in every good work. Tagalogin pa natin. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tayo na lang po talaga ang kulang eh. Nilatag na ni Lord ang lahat. Ikaw na lang ang kulang. Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw na lang ang kulang. Amen. Learn here the secret of all failure and all success. Work in our own strength with little prayer and waiting on God for a spirit is the cause of failure. Parang ang kapal ba natin?
Kapal ba yung word? Ang kapal-kapal naman natin. Naghahangad tayo ng success, pero sinasarili natin. Ginagawa natin, binabraso na lang natin ang lahat ng bagay. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran is able to make all grace abound in you. Trust His power and His faithfulness. Sabi sa Ephesians 4:11-12, that He gave some to be apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers for the perfecting of the saints, unto the work of ministering, and unto building up of the body of Christ. Ang first aim is for the perfecting of the saints. Sabi ni Paul sa Colossians 1:28, teaching every man in all wisdom that we may present every man perfect, fully mature. Para saan? Unto the work of ministering and unto the building up of the body of Christ. Lahat po tayo ay may bahagi sa paglilingkod sa Diyos. Siguro pag tininan lang natin yung verse, sabihin natin, sila lang yun. Wala ako sa list. Pero dahil bahagi po tayo ng body of Christ, we learn and grow sa pagkakilala sa Diyos until we become mature. Makakatulong po tayo sa pagpapalakas ng body of Christ. Kung ikaw ay bagong Christian pa lang, makinig, sumunod sa mga tinawag ng Diyos, tinawag ng Diyos na pangunahan tayo, until we become mature, and during that time, darating ang time na tayo naman ay magtuturo sa iba. Every believer, without exception, every member of Christ's body is called to be part in the work of ministering. Sana po ma-realize natin na natin itong lahat. At meron pong two great virtues. That is humility and love. They are the two great powers in the work of ministering. Humility makes us willing to serve. Love makes us wise to know how to do it. So, salamat sa Panginoon sa mga characters na to. Talagang tinuturuan tayo na maging yung tamang pag-uugali natin sa lahat ng ating gagawin. Yeah, maraming nagsuserve pero para sa kanila mga sarili. Pero ang tinuturo ng Panginoon ay nagsuserve tayo pero si Lord ang tinataas natin. Sabi nga dito sa 1 Corinthians 3:9, we are God's fellow workers. Ye are God's building. Sa 2 Corinthians 6:1, and working together with Him, we entreat that ye receive not the grace of God in vain. Sa Tagalog po, yamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag niyong sayangin ang kagandahang loob ng Diyos na binigay sa inyo. We are God's fellow workers. Ano nga ba yung fellow workers? Someone you work with o katrabaho. Ibig sabihin, magkakasama tayo sa paglilingkod sa Panginoon at katrabaho natin ng Panginoon. Ang ganda naman nun. Lahat tayo ay naglilingkod dahil lahat ng believers ay tinawag to give his life for God's service and to win others. Sa Colossians 1:28-29, whom we preach, warning every man and teaching every man that we may present every man perfect in Christ Jesus, whereunto I also labor, striving according to his working, which worketh in me mightily.
Sa Tagalog po, yan ang dahilan kung bakit ipinangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming binabalaan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Ito ang aking pinagsisikapang matupad sa pamamagitan ng kalakasang kaloob sa akin ni Kristo. Ephesians 3:7, I become a servant of this gospel by the gift of God's grace given in me through the working of His power. The Holy Spirit is the power of God. Sikapin po nating mapuspos tayo ng Espiritu at pangunahan sa ating buhay at maging karapat-dapat sa makapangyarihang paggawa ng Diyos sa ating buhay. Lagi natin pong hingin ang gabay ng banal na Espiritu dahil without the Holy Spirit, hindi po natin magagawa ang lahat ng mga pinagagawa sa atin. Hindi ko po makakalimutan yung binabanggit sa Grace Encounter. Never kang magiging successful kung ang iyong buhay Kristiyano ay wala ang banal na Espiritu. Kaya talaga, lagi nating hingin ang tulong ng banal na Espiritu. So, may isip natin, ang bigat ng pinagagawa o ang daming gagawin. Pero huwag nating asahan talaga ang ating sariling lakas. Kasi mapapagod tayo hanggang sa maisip natin, umalis na lang. Kahit lagi nagpakumbaba tayo sa Panginoon, nasabihin natin lagi na kailangan kita, Panginoon. Kailangan kita sa aking buhay. Banal Espiritu, kailangan kita. Pwede po bang sabihin natin ngayon sa Panginoon, let's talk to God, na talagang aminin natin na hindi natin kaya. Pero gusto nating maglingkod sa Panginoon. Come on, let's utter prayer sa Panginoon, personal prayer. Hallelujah. Lord, inaamin namin, Panginoon, na limited kami. Marami kaming gustong tanggihan dahil alam namin mahina kami. Marami kaming hindi magagandang naiisip about us, about aming mga sarili. Pero ang nais mo, Panginoon, ay paglingkuran ka namin ng buong puso. And you are giving us everything. Nilalatag mo na, Panginoon, lang lahat ng kakayanan, ang strength, ibinibigay mo na po sa amin. Nawa po, pagtiwalaan ka namin sa lahat ng ito, Panginoon. At nais namin, Panginoon, na paglingkuran ka. Gawin mo nga po, Panginoon, sa amin ang naisin mo. Holy Spirit, continue to teach us na sundin ang kalooban ng Panginoon. Baguhin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pag-uugali. Change our mindset, Lord. At salamat sa grace mo, Panginoon. Salamat sa wisdom. Sa love, Panginoon, na pinapakita mo sa amin. At ganun din ang nais mong gawin namin is to love others, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita.
patuloy na maging buhay ang bawat words, Lord, na narinig namin, nabasa namin today, O God. Maging buhay ito sa aming mga buhay. At patuloy kang kumilos, Panginoon. At hanggang sa maging kagalakan namin, Panginoon, na paglingkuran ka, O Diyos. Lord, we trust you, God, ng aming buhay. We entrust you, Lord, ang lahat ng bagay lang na na may concerns kami, Lord. We lay everything sa iyo, Panginoon. Just use us at ang pagsama mo, Panginoon, sa amin ang nagpapalakas sa amin. Salamat mo, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya, Panginoon, ikaw ang aming tinataas sa lahat ng ito, Diyos. Sa aming buhay, kung nais ka namin mapapurihan, maluwalhati ka namin, Panginoon, sa lahat ng aming lakbayin, lahat ng aming work, lahat ng task na pinapagawa mo sa amin. Be glorified, O God. Be glorified, O God. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago ko po totally end, as in totally end. Naalala niyo po yung song na Tagalog, Isang Malaking Karangalan. Naalala yung first Sunday po ata natin kinanta. Nais ko pong awitin at sabayan niyo na lang po ako as yung chorus lang po. Isang malaking karangalan na purihin ka, O Diyos. Isang malaking karangalan, sambahin ang ngalan mo. Minsan pa, isang malaking karangalan na purihin ka, O Diyos. Isang malaking karangalan, sambahin ang ngalan mo. Minsan nga po, mas malakas pa. Isang isang malaking karangalan, sambahin ang ngalan mo. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon.